balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng ating pambato na si KJ Cataraja, kalaban ng Meksikano na si Ken Bon Torres, kung saan mga idol, round 1 pa lang, ang dami na kaagad na binitawan ng suntok ni Torres. Tila intention talaga nito na wasakin na maaga si Cataraja. Bagamat pagdating ng round 4 mga idol, isang segundo bago matapos ang round, bumagsak po si Torres sa kanan ni Cataraja. Pero imbes na knockdown mga par, nabawasan pa ng puntos ang Pinoy. Pagdating naman sa round 5, 1-eye na si Cataraja matapos ma-headbutt ni Torres. Pero bumawi naman mga idol ang Pinoy boxer sa round 7 nang binasag nito ang kanang mata ng Meksikano at pinasayaw niya ito sa ibabaw ng boxing ring matapos ang round. At sa round 10 naman mga idol, bumawi naman si Torres sa Pinoy. Kaya pagdating sa scorecards ng mga judges mga idol, nakalamang po si Torres via split decision. Grabe ang boxer na to mga idol. Dalawang Pinoy number 1 contender na ang kanyang tinalo ng sunod-sunod. Samantala sa naging panayam naman po mga par ng bagong hirang na WBO welterweight champion Brian Norman Jr. May brutal ito na inamin mga par noong naging sparring partner siya dati ng mga sikat na boxer at isa nga daw mga idol sa mga superstar na kanyang nakasparring. Ang kanyang mortal na karibal ngayon na si Jeron Ennis, ang IBF champion at ang WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. Kung saan sa naging bakbakan daw nito mga idol kay Jeron Ennis, nagulat daw siya mga idol na tila wala daw siya maramdaman na lakas na kamaon ng kapwa nito 147 pounder. Nakikita niya daw kasi mga idol si Jeron Ennis sa kanyang mga laban na pinupulbos nito palagi ang kanyang mga kalaban, kaya nag-expect talaga ito na malakas siya. Well, inaamin naman ni Brian Norman Jr. mga idol na pinulbos daw siya dati ni Ennis sa kanilang sparring dahil palagi daw ito naka-corner sa low bed at kumain rin daw siya ng maraming malinis na sunto. Pero wala daw talaga maramdaman si Brian Norman Jr. na lakas galing kay Ennis na masasabi nito mga idol na kaya siya nito saktan sa bakbakan. Natural lang daw ito mga idol na puncher, bagamat pagdating naman daw sa naging sparring nito kontra kay Gervonta Tank Davis. Kahit lightweight fighter lang daw itong si Davis, nandi masamak na mas malaki daw si Brian Norman Jr. sa kanya. Mabibigat daw mga kamaon ni Tank Davis haluin sa bakbakan. Sobrang lakas daw talaga mga idol. Ano, may parang tatago sa kaluluwa mo ang suntok ni Davis boy. Kaya naging maingat daw si Norman sa naging sparring nito kay Tank Davis, baka madali siya. Well, hindi na nga tayo mga idol nagulat sa mga sinabi ni Norman Jr. na mas malakas si Tank Davis kaysa sa mga fighter na ilang division na mas mabigat sa kanya. Sa katunayan nito mga idol, marami na nga tinumba si Tank Davis sa amateur na lumalaban sa mas mataas na division sa ngayon. Isa na nga dito mga idol ang dating bogeyman sa junior middleweight o 154 pounds na si Erickson Lubin na tinalo niya hindi lang isa kundi dalawang beses pa talaga sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Oscar De La Hoya, tinera na naman si Edgar Berlanga kung saan para patunayan daw mga idol na isa itong Puerto Rican fighter. Magpakita daw ito mga idol ng birth certificate na legit talaga ng taga Puerto Rico ito. Dahil para kay Golden Boy, hindi bakbakan ng Puerto Rico at Meksikano ang sagupaan ni Canelo at Berlanga dahil isang tunay po ng Amerikano si Demonyo. Edgar Berlanga, I called you out for not being Puerto Rican. Bro! Why didn't you just post your birth certificate from Puerto Rico? Unless you don't have one!